Magandang araw muli mga katiits. Welcome back sa ating channel. At ngayon nga ay magbibigay na naman tayo ng opinion mula sa site na ipinadala sa atin ng isa nating katiits at hinihingan tayo ng opinion. So kung bago ka nga sa aking channel katiits ay hinihikayat kitang mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na mga videos katulad nito. At bilang pagsuporta na rin sa ating channel. So, kung ikaw nga ka-TH ay may mga, kung kayo nga ay may mga site na katulad nito at gusto nyong hingin ng ating opinion, ay welcome na welcome po kayo mga ka-TH. Send nyo lang sa akin at pipilitin natin bigyan ng opinion. Ngunit ulutin ko mga ka-TH, ito ay ating pansariling opinion at walang kinalaman sa pagbasa ng iba. At sa mga kapwa ko naman TH na may mga experience na, ay pwede kayong mag-comment sa ating comment section kung may mga additional ideas kayo na may bibigay at may babahagi sa mga site katulad nito. Shout out nga pala sa ating mga ka-TH na masugid na mga sumusubaybay. So, simulan na natin mga ka-TH. So, kung napapansin nyo mga ka-TH, sa marker pa lang na ito, ay dalawa na ang ibig sabihin para sa atin. Kung nakikita nyo yung mga guhit-guhit, eto, yan, mga ganyan-ganyan niya. Sa atin na ito ay isang kumbaga rice field site. Kaya lang, hindi naman ito rice field. So, pupunta tayo sa pangalawang basa natin. Ito ay isang file of boxes. Ibig sabihin, naka-box at naka-file ang mga laman nito. So, ibig sabihin nun, ka-TH ay hindi ito simpleng treasure site lamang. At maaaring kung hindi tayo nagkakamali, ay ito ay isang kampo ng mga Japanese. So, dito rin mga ka-TH ay makikita natin na may mga marker din na iba. Ito mga teach sa nauna. Ito, kung nakikita nyo to, ay maaaring marker din yan mga ka-TH fanmade. So, ang akuan lang natin dito mga ka-TH, ito ay removable. Kaya hindi natin pwedeng kumbaga pagtuunan ng pansin yan kasi removable. Although isa siyang marker, ito naman mga ka-TH is para siyang number 8 marker itong hinahawakan ng ating ka-TH. Nga pala mga ka-TH, kung napapansin nyo yung kamay ng ka-TH natin ay isa po siyang babae. So yung discrimination sa mga ka-TH nating babae na sinasabi nilang malas daw, then mukhang hindi naman yun totoo mga ka-TH, kasi kung pagbabasihan natin yung mga site nila ay napakaganda. Mas malas yata yung mga katulad kong TH na wala namang ano ba yun, matibay na ebidensya na may na positive ang mga TH nila. Ito mga ka-TH ay isang napakagandang marker. Kung hindi tayo nagkakamali ay isang letter C. Yan, C na maliit. Pero ang sabi ng isang ka-TH natin is isa daw itong heart kung pakikinggan natin. So, bo-volume ko lang. So, meron din ditong bamboo, napakagandang marker o area.
So kung gano'ng, ulitin ko mga ka-TH, kung gano'ng kaganda ang mga marker nyo, ay gano'n din kaganda ang pagkakabaon dyan. Kaya asahan natin na naitago talaga ito ng maayos. Ito mga ka-TH, pansinin nyo rin ito. Ito, kung makikita nyo, is pointed part siya. Then, pakiklinsa, gusto kong pakilinisan yung banda ron. Ito sana, yan, banda, para lumitaw. So, parang hindi naman siya na galaw, yung marker. So, i-check nyo yung araw na to mga ka-TH. Then, yung C is, sabi ko nga, ang C is door. So, pwedeng sa ilalim ng bamboo na yan is may laman. So, i-clear nyo yan mga ka-TH, i-clear nyo. Yung sa ilalim din ng bamboo. Yan. Huwag nyong madaliin mga ka-TH ang paghahanap kasi hindi basta-basta lalo na sa mga ganito. Ito mga ka-TH is ang sabi ng ka-TH natin is para daw isang diamond. So kung diamond to, hanapin mo yung punta ka dun sa may north part, hilaga. Kumpasan mo, then check mo yung nasa north. Pero ito ay parang malapit sa para area siyang na flower. Parang flower. So, ibig sabihin may trap dyan. Bam, trap. So, mahirap pa rin. Check nyo yan mga ka-TH. So, may puno rin dyan. Ano, yung na ano, matanda na rin. Itong area na to, sir. Yan. Lahat. And gusto ko lang din ipaalala mga tits, pag mga ganitong river na ganito, ito ay mga water trap na asahan nyo na, mga water trap. Ang daming mga markers dyan mga ka-TH, na hindi lang napukusan ng ka-TH natin kasi nga, siguro sa dinami-dami hindi na nila napansin. Pero ito, ito mga ka-TH is para siyang turtle na may pointer part na may tinuturo nga. Ayan o. So, sana hindi pa nagalaw yan o na-remove or naikot para at least masundan natin kung saan din. Kung mapapansin nyo mga ka-TH, itong surface niya is para siyang man-made talaga na nakat. Ayan. Pero, although, pwede nating sabihin nature yan. Pero nasa inyo na kung i-check nyo kung talagang man-made cut ba yan o nature mga TH. Pero positive yan, positive ang area. Yan. Check nyo yung tinuturo. So, ang mahirap kasi dito mga TH pag mga ganitong river site. Yung iba is madidecoy ka talaga kasi pwedeng hindi marker yung iba, pwedeng marker yung iba, pwedeng marker siya pero hindi mo napansin or pwedeng hindi siya marker pero yun ang napansin mo. Ganun yun mga ka-TH. So ito, check nyo yan. Yan. So next is pupunta tayo sa pangalawang video. Yan. Kita kaming sign ito. Tuloy-tuloy na tayo mga ka-TH. Kung papansin nyo, ito may guhit-guhit siya. 1, 2, 3. Tatlo. Then tatlo. Yan. So, kung kwan mga ka-TH is pwede silang magsukat. Pwede kayong magsukat ng 3 meters. Yan. So, hindi ko makita ng buo yun. Yung, eto. Yan. Para siyang simento, sir. Yun nga. O, oh, yan. Sabi niya parang simento. Simento nga yan. Eto. So, ano to is check nito. Kanya, nasag namin. Ah, puso mo na ano. Semento talaga. Balas buhangin. Sabi nga ng ka-TH natin, semento. So ito is check nyo sa ilalim although ito. Kasamang buhangin na, sa ano? Sa bandang ibabaw ng sa. Puso mo na din ito. Ito mga ka-TH is para siyang para siyang marker na cave marker or door marker. So ito ang hinala ko dito is pointed part siya. Pointed siya. So
3 meters or 3 feet. Kaya nang sukatan dyan. I-clear nyo ito. Clear nyo yan. Yung buo. Hanapin nyo yung pointed part. Then mag-measure kayo mga ka-TH. I-measure nyo. Yung tatlong guhit na yun is pwedeng 3 feet or 3 meters. Tingnan ninyo. Yan sa ibabaw ng malaking bato na may yun. Puno dun. Yun. So magkakalapit lang yun, talaga ang mga markers ng ka-TH natin. So ganito ang mahirap na site ng TH River. Hindi mo talaga pwedeng halungkatin yung buong ilog na yan. So ang kailangan natin dito is i-point out mga ka-TH. Yung nauna nating video na napanood is pwede siyang Mike, sa ibabaw rin ito. Pwede siyang ano yan, giveaway. Yun yung sa my heart na sinasabi ni ma'am. Pwedeng may giveaway doon, check nyo lang yun ma'am. Yan. Then, so is para siyang false marker. Kung babalik rin nyo mga katis, is para siyang false marker. Batalon. Pero kung papansin nyo dito, napakaganda ng surface niya mga katis. Cut na cut talaga siya. Man-made cut. Then, ito is pwede siyang arrow. Pwede rin ilog na marker talaga, falls or river marker kung ati ito medyo hindi lang kasi malinis mga ati ito. Ito pointed part na ito, pwede itong mga araw mga ati ito. Balik lang natin, continuation lang ito sir. Doon sa ano unahan yung malaking bato na ito. Ito rin, nasa ibabaw ko. Ayan, pointed. Oh, so, so, tama ako. Pinapoint niya yung... Balikan lang natin ang rocks. Pinapoint niya yung sa may unahan daw. Ayan, ito, pointed part. So, i-check niya yung mga ganito, mga TH na pointed part. Lagi. Kasi pointer din ang mga yan. Ayan. Ayan, yun. May isa yung pa tayong nakita doon na isa. Then, ito, next. May nakita na naman kami sir. Itong area na to, mga 100 meters siguro dun sa ano, sapa. Yan. 100 meters yun, may araw nga. Then mukhang river mark siya talaga. Ito mga ka-TH, papansin ako, hindi pinukusan ni ma'am. Pwede siyang itestig. Area na to. Oh, ito. Ewan ko kung sinong gumawa nito, kung ginawa nila or hindi. Pero para siyang X marker. 100 meters siguro dun sa ano, sapa. Ito mga ka-TH, kung tayo ang magkakon nito, river mark po yan. River mark yan. Yan. Malaking bato rin to. Pero maaring nasa river yung item. Pero ito pwede mo check. Para siya kapit yan doon. Yung, sasapa, pwede siyang pointer yan. Talaga. Ito lahat dito. Napapansin ko may mga bamboo. Mga ka-TH. Yan, pointed part oh. I-check nyo yun mga TH. Yung mga pointed part. Wala man tayong nakikita pang treasure mark na dig spot. Kino-confirm yung dig spot. Marahil nasa ilalim to mga ka-TH nakatago. Kung napanood nyo yung ibang video natin sa paghahanap, nandun yung kung paano mga ka-TH sa ibang video natin. Next tayo. Itong pinadala ko sa picture sir. Ito. Nang sabi mo positive, ito yung batong to. Napakaganda mga ka-TH. Titignan nyo ang ganda ng cut. Para siyang box. Square talaga siya sir. Square. Then, square. May heart. Parang may heart siya sa taas. Ito mga ka-TH, ang payo ko is pwede nyo bang titikan bago nyo basagin? Although, huwag nyo munang basagin sana.
na hindi nyo na detect kasi baka may GA din dyan, may giveaway. So detectan nyo muna mga kapatid, detect nyo, may pag-asa. Yan, napakagandang cut. Tapos may nakapaligid sa kanya isang bato. Yan, ganito. Tapos may malaking butas. Isang number 8 din. Yan mga kapatid, number 8. Parang tunnel mark. So ito yan, mga kapatid. Yan, tapos yan, parang may possible na nandito yung pintuan. Isang, sabi ko sa user na ito, ito katiicho. Balikan natin, balikan natin. So kung nakikita nyo mga katiich, meron siyang parang door mark. So possible nandito yung door din, ito parang nag-give in siya dito banda, para siyang nag-give in dito. Ayan, ayan po, papunta dyan, para siyang nag-give in. So maaring itong malaking bato ng mga to, mga TH, is pwede nyong alisin, tanggalin, baka nandyan yung door at ito yung ginamit pang sarado. So i-check nyo yan mga TH. Ayan, tapos ito yung halaloy. May isang, sabi ko sa user na napakalaking bato, parang isang bahay. Ito. Yun, yun, yan. Yan. Napakalaki nga. Yan, na bato na yan. Ngayon, pwede nasa ilalim yan siya. Napakalaking bato na po. Ito. Yun. Yan. Laki nga. So, possible mga ka-DH is nasa ilalim nito. Yan, yung butas na box. Yan. Sa gitna. Box siya, oh. Tapos, so box siya mga ka-DH. Parang may parang biniyak. Sinasabi nito na may something sa ilalim nito. Sa ibabaw na ako sa iyo ngayon. Ako na sa ibabaw na ako ng bato ngayon. Pwedeng footmark. Ang dami mga ka-TH. Ayun ang confirmation. Kung nakikita nyo mga ka-TH, yung mga butas kanina, confirmation. So possible may laman talaga ito mga ka-TH. Dun sa may-ari, ma'am, pwede nyo bang i-check yung may kulay pink ba sa bato? May pintura na kulay pink, pwede nyo bang ditikan yun? Ditik nyo. Then pwede niyong basagin yun ma'am kung sakali. May, ayan oh. Ayan na TH, mga confirmation item. Item confirmation. Ayan yung sinasabi ko kanina. So, ang daming item. Heart. Heart na heart. Yung heart na yan mga TH is napakaganda. Napakalaki. Ayan. Ang heart. Ayan ka TH oh. Ito mga ka-TH, confirmation ng GA. Giveaway mga ka-TH. So, honestly, ang pagkakakuan ko rito, may laman to. Itong mismong batong ito or sa ilalim. Kaya lang, syempre, hindi basta-basta yan mga ka-TH. So, ang pinakamaganda yan is detect. Huwag nyong itunnel yan na papailaliman nyo mga ka-TH kasi delikado, baka madaganan kayo. Baka yan na rin yung trap niya. Yan, oh. Yan. Napakalaki ng bato niya po. Yan. Sobrang laki po. Ang ganda mga tis. Siguro mag-isa lang ito ng mga marker dyan na malaki. So, napakalaking possibility. Sa paligid. Paligid ng sapa na ito. Yan. Water trap lang ito mga tis. May parang ulo ng ahas to. Positive mga ka-TH. Positive. Nandito, nandito mga ka-TH. Ang problema lang is natrabaho to, ka-TH. Kailangan nyo mag-divert ng tubig. Pwede nyo simulan na to mga ka-TH. Napakaganda. Dun sa heart na malaking bato. Heart din.
pointed part. Ayan. Tinuturo yung malaking bato. Titignan nyo mga TH, naka-point siya dito. Then may box sa gilid. Wow, positive. Positive. Positive ka TH, positive. So, play natin. Ayan. Magkalapit-lapit lang sila, sir. Ayan. Positive, ma'am. Napakalaki niya po talaga. Tapos, doon sa area na yun, yung may puno ng ano. Pero may nakita ako, mga kwan mga TH. Andun. Yun yung pinadala ko sa iyo. Yung bato. Mga bamboo na yun, pwede nyong kumpasan. Pwede mong tayuan yan, ma'am. Ayan, pwede mong tayuan yung malaki din. Kumpasan mo yung mga yan. Ayan. Yun nga yung mga bamboo. Yun sa kapila. Para siyang triangle. Tignan mo dun sa center nila, ma'am. Triangulation. Meron na tayo sa mga video yan. Triangulation. Paano gumitan ng kompas, ma'am. Pag-aralan mo yung mga video natin. Positive yung area talaga. Confirm. Confirm na positive na. Sana ma-hits niyo yung giveaway. Napakaganda sana kung malapit lang dyan or malapit lang dyan yung pwede kong tawagan sana. So, napakalayo nyo kasi. Ang ganda ng area nyo, ma'am. Ang ganda. Huwag kayong magre-rent ng mga kwan. Huwag kayong gagastos dyan, ma'am. Ng mga old, kunwari, magpapabahid sila para i-detect. Kaya nyo na yan. Yan, ma'am, oh. Ito. Ito. Yan. Pointed part. Ano naman? May mga item indication, river. Ayan. Nasa river siya. Dalawa lang ibig sabihin yung mga TH. Ipos ko na ito. Ayan mga TH. Pag mga ganyan, either river siya, tunnel or cave. Ayan. Pag mga ganyang marker. Yan ang pinakamaganda nito, mga ka-TH. Kung napapansin nyo to, item indicator, then pointing siya talaga dun sa river. Ayan. Anin nyo? Ayan o. Pointed siya mga ka-TH. Tinuturo niya talaga yung malaking bato. So wow. Confirm. Napakagandang butas po. Ayan o. Pointed siya. Napakaganda. So, una ma'am yung una is yung sa may heart na maliit. Pwede yung check yun sa may bamboo. Baka may giveaways din doon. Or maybe nandun yung backdoor tunnel. Kasi may possible siya na C door. Although sinabi mong heart siya. So, yun ma'am, check nyo yun. Then, dun sa talaga sa may malaking bato. Possibility napakalaki. Check nyo dun, ma'am. Check nyo. Pwede nyong hukayin yun. Pero una, divert nyo muna yung tubig kasi magastos yan. Kailangan talaga ng pang finance. Yung may nakabatong na tao, dyan. Dyan yung bato. Tapos dun lang yun. Ito, ma'am. Ito. Sa river, hanapin nyo yung marker na ganito. Ayan. Kung may nakita kayong marker na ganito, ma'am, ibig sabihin, tunnel entrance yun or back door. Hanapin nyo yun. Then, ganito. Letter C, door din yan. Pwedeng patayo din na kaganyan. Letter C din na ganyan. Or possible na letter D. Ma'am, kahit balibrik tari mo yan na marker, is possible door yan. Pero yung mga marker mo na yan, ma'am, confirmed talaga na positive yung area. File of boxes. Then yun nga, may giveaway marker, may gold marker box. Positive, ma'am, positive. So yun nga mga ka-TH. Then good luck kay ma'am. Ito, may sapa. Good luck.
yun sa Bantoyan. God bless, God bless. Mag-ingat kayo mga ka-TH. Ingat, salamat.